So yun, what's up guys? Kamusta? Ito nga pala yung second vlog natin. Nagbalik si Bumabay, si Kuya Peps para sa inyong lahat. At meron tayo ngayon bagong project. NMAX version 2. Kakabitan natin ng brake master na RCS Brembo at Brembo caliper na 4-pot at 2-pot. Kung nasan tayong shop, syempre nandito tayo sa BL Thai Parts. And sa shop ni Boss Raven Poblete. Syempre nandito yung boss natin isa pa. Boss Pau, Boss Pau! Yan, yan. Dito makakakuha kayo ng mga murang pyesa at mga murang, syempre discount, tas murang gawa. Syempre quality pa. Punta lang kayo dito. Kaya antay lang natin yung customer papunta na dito. At saka bitan na natin yung NMAX niya na 2020 version 2. Babalik ako mga ilang minuto lang. Stay put lang dyan at manood ka sa video na to. So yan boss, ito na. Dumating na yung ating customer na magkababit ng RCS 19 brake master kaka caliper na 2-pot and 4-pot na Brembo. Meron na rin pala siyang kasama na Earl Hose. Yan, para sa ibabaw ng ating brake master. Tapos disc plate. Yan, disc plate. Lighten, tapos hydraulic switch. Siyempre yung bracket ng brake pad. May bracket ng caliper. Tapos colored fluid. Para medyo may design yung ano natin. Brake master natin ang medyo baso. Eh, simulan na natin. Siyempre, shoutouts nga ulit pala kay Boss Raven ang mayari ng BL Thai Parts. And dyan si Boss Abin, si Boss Paolo at si Boss Lance ang tigalikpit ng aking kalat pag nagkakalat daw ako sa shop. And umbisa na natin to. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano pag-install at paano pag-bleed na maayos. Eh, let's do this guys! So yun guys, nabaklas na natin yung NMAX na. Nakakabit na rin natin yung caliper. Pero hindi pa natin binibleed. Nilapat lang. Yan. Sarap, okay. Sa stock mags siya. Pero pag stock mags pala, hindi uubra yung tupat sa stock mags nito. Yan. Pasok siya. Walang problema. Ang kaso, yan. Pansin nyo. Narinikot yung mags. Ayun, tumatama. Ayun. Yan. Kaya kailangan naka-RB na mags. RB or trim set. Kaya ibabalik muna natin ang stock shock to. Ay, stock caliper to. Kasi mag-RB daw si kuya bukas. So, bukas na natin kakabit to. Pero wala naman nagiging problema na kapag kinabit na yung RB. Dahil swak na yun. O, magpapalit din tayo ng hose dito sa likod. Sa harap pala, sa harap. Yan, sa harap. Magbabaklas muna ako nito. Tapos, i-prepress natin yung RCS. Tapos, kaka tayo mag-bleed. Babalikan natin yan. Ha? So, wait lang kayo, guys. So, babalik ako. So, yun. Ito na. Install na natin. Nagkibitan natin yung dalawang RCS. Tapos, nalagyan na natin ng pondo. Sa kanan, na-bleed na natin. Ito na lang sa kaliwa. Kasi nagdagay din tayo ng added na hose. Ito yung Earl hose dito natin nilagay. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, yan siya. ABS to pipe sa ABSN mga paps. ABS siya. Yan. Tandaan nyo pag mag-bleed kayo. Yan. Mapapansin nyo, may bleeder dito sa ibabaw yung RCS. Bago kayo mag-bleed sa likod o sa baba, sa bleeder sa caliper. Dito nyo muna bibleed para bumaba nang bumaba yung fluid papunta ng ABS, tapos yung ABS na magpupukol dun sa hose papunta dun sa caliper, tapos mapupunta dun sa caliper yung fluid. Kaya kailangan tagain nyo lang muna sa bomba. Ayan, sa ganyan pump lang ng pump. Yan, tagain nyo lang. Ayan, ayan, ubos sa atin, ubos agad. Ayan, wala nang laman. Ayan, kung gagawin nyo, magdadagdag kayo na magdadagdag dyan. Wala na to ah. Ito tayo yung bagong fluid. Ito, ito, ito. Ngayon, konti. Yan. Nagdag tayo bagong fluid ulit. Si bomba lang. Tagayin nyo lang. Yan. Ngayon, makikita nyo ito. Talagang sumasagad pa. Ito mapapansin nyo. May hinto na. Kasi hindi mo pwedeng i-bleed siya talaga ng pulley na konting pitik lang. Ganyan. Okay na. Kailangan kasi mag-alawang ka muna ng clearance. Kasi pag pull na yung ano niya, brake niya, hindi pa bumubomba yung ABS, ititigas siya, mag-iipit yung caliper. Kumbaga, masasobrahan sa fluid ng, yung pressure ng fluid na nakapasa sa caliper, masasobrahan.
Kaya kailangan magkakaroon kayo ng konti clearance kahit ganyan lang. Ayan. Kasi pipreno at pipreno yan eh. Ayan. Sa harap, gumagana na. So, yung sa likod na lang. So, babalikan ko kayo kapag napabomba ko na sila parehas. Tapos, iti-testing natin kung kumakapit ba talaga o hindi. So, babalikan ko kayo ha. So yun guys, tapos na natin i-install. Yan, naikabit na natin. Kabila. Yan, boss. Caliper. Yan, naka-display siya. Yan. Tapos sa likod, binalik na natin yung stock caliper kasi tumatama sa mags. Pero naka-display na rin siya. Nag-repack na rin tayo na siya sa harap. Testingin na natin. Ito nga, yan. Pasin nyo na din pa yung ABS. Pag tumakbo yan, mawawala yan. Tapos pag na-preno na ni boss. Kaya tayo mawawala talaga. Yan. Gumagana na rin yung kabila. May pa-preno nga ako sa kabila, May. Yan. Gumagana pa rin yung brake light switch niya ang kalibat kanan. So yan guys, natapos na natin kabitan yung NMAX version 2 ng Brake Master na RCS19 Brembo at caliper na Brembo 4-pot sa harap. Kaso yung sa likod hindi natin nakabit kasi nga tumatama sa mags yung tupat sa likod, tupat na Brembo. Kaya gagawin ni sir, bibili na niya siya ng panibagong mags na RB6 or G-rim na mags pang version 2 na NMAX kasi sumasabit daw talaga, sabi ng mga nakapagsubok na tropa. Ngayon kasi first time ko lang nakasubok noon. Kaya nagulat din ako. Kadalasan kasi kinakabitan ko noon naka-rim set kasi tie lock, hindi na ako nakakabit sa stock mags. Kaya yun mga kaibigan, minalaman naman tayong bago. At sa susunod na vlog natin ulit, eh, mga kinaabangan ng motor pa ang sisetup natin dito sa BL Tie Parts. Kaya abangan lang natin, manood lang tayo at say peace. At laging tandaan, hindi po ako magaling at hindi rin po ako nagmamagaling. Sadyang may alam lang. Kaya walang hilahan pa baba, sama-sama tayo sa pag-angat. And I love you guys. Ingat kayo sir ha. Ingat po kayo. Salamat po. Ayan. Si sir, mga natiraan po sila. Tinulungan lang natin para makauwi sila. Malapit lang naman. Although Francisco lang sila. Malapit lang dito. Mga ilang meters lang. Ayan. Nandito lang kasi ako sa Metayuman. Pauwi na ako eh. Kaya nagkaimpuan ko sila. Nagtutulak. Sir, ingat po. Salamat. Bye-bye.